dinideny po ni Representative Kimbo ng Marikina na umano'y hindi daw totoo yung mga lumabas na impormasyon sa social media na yung kanyang mga kasuotan ay mamahalin. Yung mga bag niya po ay milyones, mga relos, ano? At sinasabi niya po na ito ay fake daw. Nako po, mga kababayan po natin. No, maniniwala sana tayo kung hindi natin nakikita kung paano nila trabahuin itong si Vice President Sara at si PRRD pagdating po sa Quad sa Quadcom at the same time budget deliberation po ng Office of the Vice President. At ngayon mapapansin po natin sa bitsong ito, tila ba nagpa-low profile po itong si Kimbo at hindi natin nakikita ngayon na suot niya po yung mga mamahaling diamante, ano, at trilos bag, no, na kanyang madalas na ginagamit. Ika nga siya na nga po yung nagiging passion icon sa House of Representatives dahil sa kanyang mga mamahaling kasuotan. Okay? So, ito po mga kababayan po natin, pagkatapos niyang i-deny, syempre, hindi naman maniniwala po yung ilang mga taga-suporta po ni PRRD, taga-suporta ni Vice President Sara, at patuloy pa rin siya na binabakpakan sa kanyang social media account. Kaya nga nakapag-desisyon na po ito si Kimbo, ano? Hindi niya na po nakayanan. Siguro masyadong masakit ang katotohanan, abay nag-private profiles na po itong si Kimbo. Pati ang kanyang pages, oh, bakit kaya nagpa-private, di ba? Ang sinasabi nyo, kung walang kasalanan, walang tinatago si Vice President Sara, dapat harapin. Eh bakit kayo? Ano? Ang taong bayan nagtatanong kung gaano katotoo ang itong iyong yaman, ang iyong mga pinapakitang kasuotan, gaano katotoo kung authentic ito. Bakit nyo ngayon pinag-hide? Di ba? So kayo po ba ay may tinatago, Miss or Representative Congressman Kimbo? Tanong lang po ng isang ordinaryong citizen. Pakinggan natin. Hello po. Hello. Magandang gabi. Magandang gabi. Galing yan po akong Congress. Wow. So, agod. Okay. So, ito po. Tangin ang paawa effect, you know. Kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng kumakalat na video. Kailangan mo pang gumawa ng video, no, para makaawa, para sabihin na hindi totoo. Di ba? Na nagsasabing ipapasara ko ang video na yan ay spliced. Yeah. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Yeah, fake news. Yeah. Lagi po kami narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipinit. Ang serbisyo, dapat diretso sa bulsa. Charot. Nakaka... Alam mo, yung taong nagsisinungaling daw po, ay nabubulol. Apekto dito po sa tapos hindi makatingin ng street sa kanyang kausap. Pag-achieve natin ang peace eh magalaw daw po yung mata, no, at pati yung leeg. Yun ang that doesn't help. Bakit tingin ng tingin sa gilid? At sa harap po, diyan ang mainstream media na kausap niyo eh. So siyempre po especially kapag na-attack po si Speaker. Okay. Siya po ang padre de pamilya namin. Hindi. Wow! Si Speaker Martin Romualdez, ang kanilang padre de pamilya. Yung bumubuhay sa kanila lahat. Sana all. He's care of us. We need to also take care of him. Yeah. Tingnan natin. Ano? Kasi balita ko, mukhang nilaglag ka na daw po ni Martin Romualdez. No? So ngayon, nahuhuli po sila sa kanilang bibig, no? Na iniingatan nila si Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez daw ay iniingatan sila. Tinawag niya pang padre de pamilya. So kaya paano niya masasabi na fake po itong mga allegations sa kanya, no? Eh, hindi niya nga mapapatunayan eh, no? Pakita mo po yung mga bag mo sa publiko, siguro maganda mag-live kay pakita mo, no? Sabihin mo na yun ay fake tapos ibibenta mo ng 50 online. Para maniwala ang taong bayan na fake talaga yung mga bag na sinusuot mo, yung mga relos na sinasabi mong hindi totoo yung mga allegations sa'yo na mga milyones ang halaga ng isang relos and bag. Okay? So kayo na po, bahala mag-usga po dito sa mga galawan ni Kimbo. Dahil ulitin ko po, no, yung nagsasalita daw po na hindi makatingin ng straight, palingon-lingon, eh, simbolo daw po yan, no, ng isang taong sinungaling. Ano niyo po, oh.
kaliwa, kanan, yuko, harap. So kasama rin po 'yan, no? Yung mga tumatawa bigla, no? Tapos nag-aang-aang, yan. So, alam mo na siguro, no? So, yan, nabasa ko lang naman. Baka maya-maya manirism niya lang na mahilig siya mang ganun. Pero napansin ko hindi siya po mahilig tumingin sa harap, no? Kung saan nakaharap yung kamera, na yun din yung kanyang kausap. Mahilig siya maglingon-lingon. Anyway, thank you, and that's our update.